Hello everyone, welcome back po dito sa ating channel. So I hope na makatulong po sa inyong pagre-review for the civil service exam. So malapit na po yung start ng registration. May 14 po ata yun. Nakalimutan ko po yung exact date. So paki-check na lang po, meron po tayong video regarding po sa schedule ng civil service exam. So mag-file na po kayo for kapag nag-start na po yung registration, tapos para makapag-focus na po kayo kaagad sa inyong pagre-review. So don't forget to click the subscribe button. Marami po tayong mga bagong uploads regarding numerical reasoning po. So in this video, isosolve po natin to. Find the value of n to the equation n plus 3 equals 9. So hahanapin po natin yung value ni n dito sa n plus 3 equals 9. So ano po yung value ni n? So napakasimple lang po ng problem na to. Kopyahin po muna natin. N plus 3 equals 9. So kapag nakakita po kayo ng mga ganitong problem, so ita-transpose lang po natin or ililipat natin yung magkaparihang variable at yung magkaparihang at yung number. So dapat yung numbers ay magkakasama, tapos yung variables, yung numbers na merong variable or letter ay magkakasama din. So dito isa lang po yung variable natin, si n lamang po. So kopyahin po natin sa n. Tapos, tulad nga po ng sinabi ko, ililipat natin itong si 3, ililipat natin dito sa kabilang side kung nasaan si 9 para magkakasama na po sila at pwede na po natin silang i-minus or i-add, depende po. So, 9, don't forget po the rule kapag nagta-transpose po tayo or kapag naglilipat po tayo ng number or variable, kung ano po yung kanyang sign. So itong si 3 ay positive 3. So kapag ililipat po natin siya dito katabi ni 9, magiging negative 3 po siya. So yan po yung rule. Huwag niyo pong kalimutan yan dahil kapag nagkamali po ay hindi na po tama yung sa subtract or pag-a-add. So dahil positive 3 si 3 dito sa left side, ililipat natin siya dito katabi ni 9, magiging negative 3 or minus 3. So ngayon pwede na po natin silang i-subtract. So n equals 9 minus 3 equals 6. So ganyan lang po kasimple dahil isa lang po yung variable natin. So ngayon nakuha na po natin yung value ni n, which is 6. So sa pag kunin po, i-check po natin kung tama yung ating sagot. So n plus 3 equals 9. So dito na this equation na to, napakasimple lang dahil simple equation lang. So n plus 3 equals 9. So kapag gets nyo yung ibig sabihin, pwede nyo siyang nunid na ng computation. So n plus 3 daw ay 9. So syempre yung value ni n gamitin natin. So si n ay 6 plus 3 equals 9. So 6 plus 3 equals 9. So tama po yung value ni n na 9. So 9 equals 9. So ganyan lang po. So para hindi na po kayo mag-solve dahil sa civil service exam, sobrang dami ng computation for the numerical reasoning at saka oras po, yung time po yung kalaban dahil kailangan mabilis. So kapag nakita kayo ng mga ganito ka-simple na equation, so para makuha niyo po yung sagot, so pwede niyo na pong i-subtract kaagad sa isip nyo pa lang yung si 3 from 9 para yun po yung ma-add natin dito sa 3. So 6 nga po yung ating sagot. So ganyan lang po siya. So I hope na meron po kayong natutunan dito sa ating simple equation, finding the value of n. So thank you, and don't forget to click the subscribe button. Thank you for watching.